NBA talks muna tayo, but first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. First, nag-anunsyo na ang Brooklyn Nets patungkol sa sitwasyon ni Kyrie Irving. He will not practice or play with the Brooklyn Nets until maging allowed ito maging full participant. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagpapabakuna laban sa COVID-19. So, ineligible siya sa mga home games dahil may city mandate ang New York. Bawal din sa mga bar, restaurants at ibang indoor activities. Hindi naman nagsasalita si Kyrie sa public patungkol sa kanyang stance against sa vaccine. Private matter na lang daw. Apektado talaga ang lahat dahil isa ito sa mga superstar ng team niya. Kaya si Coach Steve Nash ay pag-aaralan kung paano nila i-handle yung sitwasyon. They will put in their mind na wala si Kyrie. Ang mangyayari kasi parang part-time player lang si Irving. Maglalaro kapag road games. Malaking epekto ito sa team, though kay Kevin Durant is walang problema. Di ba dapat ite-trade si Irving kay Ben Simmons pero hindi natuloy dahil ayaw ni Kevin Durant. Other players like Jonathan Isaac and Bradley Beal will be able to play home games kahit walang vaccine kasi hindi naman ito required sa kanilang city. So, sa patuloy na drama kay Kyrie Irving ay may ibang plano ang 76ers. They are lurking for a James Harden trade. Kahit pa unrealistic ito ay dito nakafocus si Daryl Morey. Halos lahat naman na siguro ng mga big time players is nasa radar nila. Ewan ko ba sa kanila kaya walang usad yung roster nila this offseason kasi nakafocus sa mga imposibleng players. Gusto nila si Damian Lillard, Kyrie Irving at De'Aaron Fox. Tapos ngayon may lihim na pagtingin kay James Harden. Sinabi mismo ito sa ESPN First Take kasi kahit noong 2020 is gusto nila itong makuha. Kino-convince nila pero Nets ang nanalo. Parang lumalaki kasi yung mata ng 76ers nang malaman nilang undecided pa si Harden sa kanyang future sa Brooklyn Nets. Though, imposible pa yan ngayong season. Next, ang anak ni Dwayne Wade na si Zaire ay nag-sign sa G League team ng Utah Jazz na Salt Lake City Stars. And we all know na part owner kasi si D. Wade ng Jazz. Ang kanyang anak ay naglaro ng high school sa Sierra Canyon and he was a 3-star recruit. Ang combo guard ay nagkaroon ng mga college offers pero mas piniling tumungtong ng pro. He is a 19-year-old 6'3". Pinuntahan niya ang path na sinimula ni na Jalen Green. Tingin nila ito yung best way para makapasok ng NBA. Well, oo naman kasi 19 years old dapat talaga mga pro na ang kalaban mo tsaka para masanay na sa NBA speed. He said na gagawin niya ang lahat para ma-prove na pang NBA siya at andyan naman daw ang kanyang ama para gabayan siya. Lastly, ang aking favorite player na lagi kong iniiyak sa mga videos ko bakit laging binibitawan. Si Sekou Doumbouya ay nag-sign ng two-way contract sa LA Lakers. Naging travel tour nga ang kanyang off-season. Nakapaglaro pa nga ito sa Brooklyn Nets versus Lakers noong opening preseason. At maganda ang pinakita niya doon ha. Kaya nakuha yung atensyon ng Lakers. Tapos trinade siya ng Brooklyn Nets papuntang Houston Rockets tapos nirelease din. And then ayun, sobrang nasayangan ako kasi 20 years old pa lang ito at marami pang pwedeng mapakita. Nagde-decline kasi sa kanya yung mga teams dahil sa kanyang poor outside shooting. Though, na-convert naman siya, low percentage lang pero yung asset niya talaga is yung kanyang depensa. This makes sense para sa Lakers dahil replacement niya ito sa mga injured players nilang sina Trevor Ariza at Talen Horton-Tucker. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.